Hello everyone, para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po ay si Joanna April. So, if you're new to my channel, please subscribe and don't forget to click the notify bell button. So, kaya ako naka-headset ngayon, may mga may ingay na pusa sa labas. So, kung hindi ako nag-headset, baka mapasama yung ingay nila sa video ko. So, medyo nakaka-destruct yun. So anyway, ang topic sa vlog na ito ay tungkol sa ako lang ba ang nakakaranas ng ganito, yung madaming bawal or masyadong mahigpit yung mga basta. Anyway, medyo kasi personal yung topic na ito kaya hindi ko masyadong dinediretso or dinadirect yung baka kasi manood sila and ano ayokong maisip nila na tungkol sa kanila tong video na ito. So madalas kasi, ino-open ko yung sarili ko sa aking social media account, which is yung Facebook. Doon ako madalas nagpo-post ng kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung madalas na malulungkot na nangyayari sa akin. I know I should not rant on my social media account. Pero, wala kasi akong masyadong close friends. Hindi rin ako close sa mga kasama ko araw-araw. So, ayun, parang iniisip kasi nila yung bawat post ko parang napapahiya sila or parang pakiramdam nila baka ano isipin ng mga tao kontrabida sila pero tinanong ko kasi yung mga ibang nakabasa ng binura ko na yung post ko ng na-post ko ang iniisip lang nila parang hindi naman sa ano enemy sila or what. Parang ano, syempre, may mga ibang tao na kahit hindi ako kilala, naiintindihan naman nila yung sitwasyon ko kasi nga, may iba rin na napagdaanan to, pero hindi naman kasing grabe ng katulad ng ganito na umabot ng 30 plus years old pero marami pa rin bawal gawin. So, gawin ko na lang example si princess si Sarah Jeronimo. Gawin kong example si Miss Sarah Jeronimo yun. Sorry na naisip ko tuloy yung Princess Sarah na palabas. Mali, sorry. Yung parang ano na lang, example na lang ng nangyayari kay Sarah Jeronimo at saka kay Miss Heart Evangelista. So, parang ganun yung buhay ko nung time na hindi pa sila kinakasal. So, ayun, yung mga kinalakihan nila or mga nakakasama nila parate sa buhay, yun yung mga nagpipigil sa kanila madalas sa mga gusto nilang gawin, sa mga nagpapaligaya sa kanila. So, although mahal na mahal naman natin yung ating mga ano, mga nakakasama araw-araw sa buhay kasi sila yung nagpalaki sa atin, sila yung nag-alaga sa atin. So, sorry, medyo emotional ako.
Hindi ko kasi ma-imagine na darating sa point na ganito na parang umabot ako ng age 31 pero parang hindi pa rin nag-move yung buhay ko from elementary or high school. Parang pakiramdam ko na-stuck ako sa life ng elementary or high school. Tapos yung karamihan sa mga batchmates ko, may mga sarili-sariling buhay na ayun. Tsaka madalas kasi naiinggit ako sa mga nakikita ko sa news feed kapag maraming nangyayaring magaganda sa mga ibang tao. Tapos, hindi ko man lang mararanasan yun. Ang dami ko na missed out sa buhay ko. Na gusto ko maranasan. Kasi kaya lang ang daming bawal. Tulad na lang ng bataw dito. Yung life ko kasi after college, parang nag-work kasi ako sa family business. So parang everyday sila lang yung kasama ko, and then hanggang work, hanggang sa bahay sila pa rin sa kasama ko. Parang wala akong time para sa sarili ko. I mean, hindi naman sa walang time, parang wala akong space or parang to do what I want. Kasi parating ang sila yung kasama ko. And then, ano pa ba? So, yung time na yun, parang ini-invite ako ng mga classmates ko to join them sa, like, sa beach or sa mga parties or whatever, or sa kung ano man yon. Yung beach, binawalan ako kasi it's too far, tsaka hindi nila kayang pabayaan ako going out with friends sa beach. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nararanasan yun. And I haven't tried yung mga night out parties. So, parang yung life ko dati, parang pandemya. Kasi, syempre, yung time na yun, hindi ako nakakalabas talaga. Kung may pupuntahan ako na importante, like job interview, kasama ko yung driver. So, hindi ako pinapabayaan ng walang kasama. Minsan, pinapasama sa akin yung secretary. And then, ayun, nung 27 ako, yung first job ko is call center. So, life-changing yung nangyari sa akin nung time na yun kasi it's my first job outside the, you know, family business. So, sobrang culture shock talaga. Hindi ko ma-imagine na I finally step out of my comfort zone. Yun nga lang, may limitations pa rin. Kasi, syempre, since first job ko yun, hindi na mako-control yung time ko kahit na ayaw nila yung oras. Kasi, night shift yan eh. Takot na takot sila. Ayaw nilang ginagabi ako. So, yung time na yun, masaya ako kasi syempre, first time lang ako nakakalabas ng gabing-gabi talaga. Tapos araw-araw pa yun kasi first job ko. Kaya lang syempre, iniingatan ako dahil nga babae ako. And then,
syempre maraming na babalitaan sa TV na mga hindi magaganda. Kaya ayoko manood ng balita eh. Maraming pinapakita na nare-rape, pinapatay. Parang paulit-ulit na lang na mga sad news. So iniisip nila, those things can happen to me. Oo, nandun na tayo na kailangan natin mag-ingat, pero hindi naman po pwedeng all the time nakatago lang sa bahay. Kasi, syempre, tao ka, I mean, lahat ng mga tao lumalabas. Tsaka mga kababaihan ngayon, they can take care of themselves kahit na may mga incidents na hindi natin in-expect na wag naman sana mangyari. Syempre, nag-iingat naman tayo kahit na may mga ganung pangyayari na ayun. So, ano pa ba? Although, hindi naman ako tumagal sa call center kasi hindi ako naging regular employee. Hanap ako uli ng trabaho. Yung trabahong gusto ko talaga, kung may kita niyo yung previous vlogs ko, it's all about flight attendant. Gustong gusto ko talaga siya. Mula nung siguro high school or college, parang ewan ko kung bakit pinili ko interior design. Although mom ko namili ng course ko, hindi ako. Ang choices ko talaga is fine arts, may tourism din, tsaka parang may tinry akong HRM. Although, pumasa kasi ako sa scenes ko dun sa course na pinili sa akin ng ano. So, wala akong choice. Kinuha ko na yun. Pero, dapat pala sinundan mo yung puso mo eh. Kasi, ako gusto ko tourism. So, ang nangyari kasi, nung college ako, parang pinilit ko lang siyang tapusin. Pero hindi ko alam na malaking effect pala yon after college. Na sa mga trabahong gusto mong applyan, mas maganda kung yung course ay related dun sa trabahong gusto mong pasukan. Although, ang airline industry naman, any course naman pwede. So, kahit na ano pang kurso yung natapos mo, pwede naman, wala namang pinipiling course yan. Tourism is closer sa aviation industry. Kaya, maraming kumukuha nun. Kasi, ayun nga, medyo closer siya sa aviation. So, eto na nga. Sorry. Haba ng kwento ko kasi it's all about it's all about my life yung topic dito, and then it's all about sa kung sino-sino ba yung mga nakakaranas ng ganito bukod sa akin. Kaya ako gumawa ng ganitong video kasi I want to know, baka ako lang yung nakakaranas ng ganito. Yung andaming bawal talaga, as in andaming bawal. So, ayun na nga. Sinisingit ko kasi sa mga pag-a-apply ko is yung dream job ko for the last 10 years na ginagawa ko yun. From 2010 to 2019. Apply ako na apply sa mga airlines dito sa Pilipinas. Kasi, dun ko nakikita yung sarili ko na mag-grow. And,
I love to help people. Kaya ako gumawa ng Facebook group na related sa dream job ko at saka Facebook page. It's just so sad na every time na nag-a-apply ako, hindi ko nami-meet yung requirements. I mean, I keep on trying and trying and trying and trying, pero mataas talaga yung standards. Hindi lang naman ako yung nakakaranas ng rejection. Madaming madami talaga. So, ayun, hanggang sa napagod ako, nagsusubok pa rin ako sa mga regular jobs kasi mas kailangan ko ng trabaho kaysa sa i-pursue yung dream job. Kung ang hirap-hirap ng ang hirap pasukin eh. So yung plan A ko medyo hindi natutupad, ang hirap matupad. Kaya dun sa plan B, sabi ko kahit anong trabaho na lang, kahit mababa sweldo basta may trabaho. So, try ako ng try kung saan-saan. Apply ng office staff, apply ng receptionist, kung saan-saan. Kung ano-anong agency na yung pinuntahan ko sa Manila, Makati, sa Taguig. Lahat pinuntahan ko ni. Ang lalayo pa ng lugar. Pero, napagod ako sa kaka-apply kasi mas madami yung wala kang nakukuhang balita kesa sa babalitaan ka. So, nakakailang follow-up ako dun sa mga walang balita. Yung parang pinapapagod ka, nauubos yung pamasahe mo. Tapos, yung ginagabi ka ng uwi, may curfew pa ako. Kasi, syempre, alas 6 pa lang or alas 7, te-text na sa akin na, asan ka na? Umuwi ka na? Gabi na? Di pwedeng magpagabi ng sobra. So, nagmamadali ako umuwi. Yun yung mga naranasan ko bago mag-pandemic. More on contractual tsaka part-time jobs yung nakukuha ko after ng call center. Yung isa, hindi ako na regular. So, sayang. Dumating yung pandemic na to, nawalan ako ng trabaho. Hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Tapos, nung pinoproblema ko yung future ko, iniisip ko, ano nga ba yung mangyayari sa akin? Kasi, hindi lang naman ako yung apektado dito, buong mundo. Kasi pandemic, COVID-19 eh. Marami talagang nagkakasakit, namamatay. So, lalong hindi ako nakalabas. Kung dati hindi ako nakalabas, mas lalo ngayon. Kasi health crisis na to eh. Hindi ko naman mapipilit yung kagustuhan ko na lumabas kahit na, ayun na nga, dumating na nga yung mas delikado, which is yung nakakamatay, airborne na daw. So, ang dami kong nasayang na oras at panahon. Hindi ako makapaniwala na umabot ako ng 31 years old at hindi pa ako financially stable. Yung mga future plans ko na gusto ko magkaasawa, gusto ko magkaanak, malabo mangyari kasi hanggang ngayon wala pa talaga akong nakikilalang seryoso. More on hanggang chat. Puro chat-chat lang. Although may mga nakilala ako in person, pero date-date lang. Hindi naman
wala naman dun yung mga seryoso pa. So, after nang makilala ko yung iba dun, wala rin. So, madalas kasi kapag nasa labas ako, parati ako mag-isa. So, sobrang loner ko. Wala akong masyadong friends, wala akong love life, ganun. So, parang sinusubukan ko lang enjoy yung sarili ko hanggat nakakalabas ako before, hanggang dumating yung lockdown. Hindi ko na nagagawa yung paglabas-labas na sobrang saglit ko lang naman na experience yun, kasi late na ako, late bloomer ako eh. I mean, late ko na nararanasan yung mga ganito na dapat early 20s pa lang dapat nararanasan ko na yung mga ganito. And sa age ko na ito, marami na talaga sa batchmates ko na may mga asawa na, may mga anak. Tapos ako, gahanap pa rin ng trabaho, wala pa rin pera, wala pa rin nagkagusto sa akin. Tsaka pa, sino ba naman magkakagusto sa akin kung parating nasa bahay lang ako? Sabi sa akin, ang pag-boyfriend or ang paghahanap ng asawa, hindi minamadali. Oo, tama yun. Tamang-tama yun. Ang problema nga lang, hindi naman ako makalabas dito. I mean, mas madalas kasing nakatago lang ako kaysa sa na-expose ako dati. So, sino man liligaw sa akin kung parating takot sila, parating silang galit, takot sa mga strangers, mapa-Pinoy, mapa-foreigner, takot sila. Basta stranger, basta lalaki, takot sila. Ayaw nila nang nagte-take risk ako. So, nagtataka naman ako sa mga sa mga ibang nagsusumbong dyan, yung mga nagchichismis sa nakakabasa ng post ko. Malalaman ko na lang na sinabi pala sa Ay, nako, my God. I mean, nagtatanong lang ako ng love advice. I just want to know kung serious yung foreigner guy sa akin. Ginawa nilang big deal. Ginawa nilang parang sobrang sama. Na bakit ganun? Parang feeling nila. Kasi masyado nilang pinangungunahan yung pangyayari. Feeling nila, may kipagkita na agad ako dun sa kachat ko. Eh, nasa London pa yung kachat ko. Hindi nga ako makalabas ng bahay. My God, may guli, may gulay. Diyos ko. Ewan ko, iba kasi yung generation ng mga matatanda eh. Wala silang ibang ginawa kundi kapag may nakitang mali, susumbong agad. Tapos yun, ewan ko, ganun kasi yung pagpapalaki sa kanila nung panahon nila eh. Parang lahat ginagawang big deal, kahit hindi naman big deal. Iba na kasi yung generation ngayon. Masyado nang open yung mga kabataan when it comes to expressing themselves. Yung parang freedom of speech sa kanilang timeline sa Facebook, kaya ang daming mga controversial na achuchuchu, ganun, mga nagtitrending yung post. So, hindi na yan bago eh, yung mga nakikita nating scandal or whatever na ginagawa ng mga kabataan, or may mas grabe pa nga sa post ko kung makapag-react naman yung iba na parang, ay, grabe naman yung parang kung mag-rant to. May mas grabe pa kung mag-post sa Facebook. So, everyone is not perfect. So, since we're already in the digital world, mas madalas yung mga
tao mag-post ng kanilang nararamdaman sa social media. I know na dapat kung ano man yung mga personal problems, dapat inaayos personally, hindi dapat nirarant sa social media. Pero syempre hindi siya naayos kahit na personal eh. So parang kahit anong explain mo or kahit anong paliwanag mo, pagagalitan ka, sisitahin ka, ayun, marami pa. So, hindi rin nag-work out yung trying to talk personally. Kaya, hindi rin maiwasan na nagagawa akong mag-post ng mga personal problems sa timeline ko. So, sa mga nakakabasa parati ng mga pakiramdam nila rants yung ginagawa ko, I just want to apologize and I want to say sorry kung sa tingin nyo ganun yung nakita nyo sa post ko. Pero may iba naman na mga tao na nakabasa ng post ko, even if na they don't know me, parang sa araw-araw na, I mean, hindi naman araw-araw, sa every time na I will be able to post my feelings na medyo nakakalungkot, iba sa kanila na naiintindihan naman nila, hindi naman nila nakikita in a negative way. So, ayun. Hopefully, grabe, naka 27 minutes na pala ako. So, ayun. Ang tagal pala ng video ko. It's all about, lang naman eh, kung sino nakakaranas ng ganito. Kaya ako gumawa ng vlog. So, if you, you know what I'm talking about, just comment on my video and I will reply to you. And ayun, i-share ko ng buong buo yung mga willing makinig. Kasi hindi ko na talaga alam yung gagawin ko sa buhay ko, dahil nga ang daming mga plano na hindi natupad. Medyo nakakalungkot lang. Kasi marami akong pangarap sa buhay na ang daming hadlang. Oo, hindi ko na nare-reach yung dreams ko. Pero yung isang dream kasi is about creating a life for myself. Kasi hindi naman yung mga kasama mo araw-araw, hindi naman habang buhay makakasama mo sila. You need to also create your own family. Sana maintindihan nila na I'm doing this for myself. Hindi sa ikakasama ko to or what. Pero sana wag naman nila kung paghigpitan ng sobra-sobra into the point na parang ayaw na ako pabayaan. Kasi tumatanda na ako, hindi naman ako bumabata. I'm just kind of worried na what would happen to me after 10 years kung ganito pa rin yung lifestyle ko. All I can remember is I'm ranting the same experience, which is right now, simula nung after college. So kung sa mga old Facebook contacts ko, nababasa na nila to since 2010. Yun.
since 2010. Ganun na katagal. So, ayun. Thank you for watching. 30 minutes na yung video ko. Wala na talaga akong masabi. Sobrang ayokong gusto kong maging good vibes tong video na to, pero syempre I want to share my life story behind every smile that you see. There's a reason behind that smile na parang medyo it hurts. Parang syempre hindi lahat ng tao nakikita niyo naka-smile ay masaya. So hindi rin lahat ng tao na nakikita niyo na merong nakakain araw-araw, kumpleto naman sa lahat ng gamit, hindi naman mahirap or what. Pero bakit hindi masaya yung isang tao kahit na kumpleto sa lahat ng mga kailangan, nakakain naman araw-araw, 3 times a day. Pero bakit hindi pa rin masaya? May mga mayayaman din na kahit kumpleto na sila sa lahat-lahat, hindi pa rin sila masaya. Kaya, ayun, may iba nagsuicide or what. Pero, hindi naman ako ganun. Nagiging matibay ako. Kahit na araw-araw nasasaktan ako, araw-araw, I mean, yung kalooban ko, nasasaktan yung kalooban ko, at parang araw-araw, parang hopeless yung nararamdaman ko. Parang, ayun. Hopefully, sana malagpasan ko to kung ano man yung pinagdadaanan ko ngayon, kasi parang pati sa trabaho, ang dami ring restrictions eh. Ayaw nila na night shift ako, ayaw nila na casino ako, mag-work. Ayaw rin nila na malalayo yung papagtrabahuhan ko. Ayaw nilang lumalabas ako ngayon kasi may pandemic. Parang, okay, ayun. Ang daming bawal. So, give your opinions and comments sa video, and I will read everything. So once again, this is Joanna. Thanks for watching. Bye bye.